paano mo iniwasan to ngayon? Yeah. Sabi mo tumigil ka na eh. Ah, okay. Yung pag-iwas ko... Yung cravings na dumarating, oh, oh. Sinasabi. Hindi, kasi for more than less than 4 years, nasa loob ka. Parang in so doing, parang nag-ano ka na rin eh. Parang nag-rehab na rin nun eh. Pero di ba dumarating yung point na yun nga, yung mga kaibigan mo, ay, na talagang inaano sila pa mismo, talagang pinapalayo ko sila sa harapan ko. Kasi sabi ko, hindi pwede dahil kasi ayan na naman kayo. Kahit ano sabihin natin, pag nagdikit-dikit tayo, paghuhulingin tayo. Yun ang madalas ko sabihin sa mga kaibigan ko. Kaya no-no na ako sa mga... old friendship na ganyan. So ever since noon, yung nangyari nga po yun, hindi ka na uli nakatumigil? Hindi na lang kasi, kunwari the moment ko na nalaman ko yung isang kilala ko, gumagamit na naman, sabi ko, bawal ka pumunta sa akin, sabi ko, ayoko. Kasi eto na naman kayo, madadamay na naman ako. Kasi ganyan ang drugs eh. Whether you like it or not, the moment mayroong dumikit sa'yo, sasabit ka na naman, eh, yung mga nahuli ako, hindi naman ako talaga dapat ang hulihin eh. Ang hulihin dapat talaga yung driver ko eh. Nadamay ka. Damay rin lang ako. Pero since may name ako, since ako ay merong asset na pumasok sa loob ng bahay, pinatira kami ng pinatira ng libre, there you go. Nung hinuli na kami, wala na akong magagawa, kundi nagkasi ah. Grabe ano na ako, sabihin talagang hanggang dito na yung droga sa katawan ko. Kamusta yung treatment sa'yo sa loob, since celebrity ka? Well, yun ang advantage ng celebrity kasi sir. Yun ang advantage sa celebrity kapag ikaw ay celebrity. Mataas sa respeto nila sa mga celebrity na ano, kunwari sa case ko. So, hindi sila pwede umalma ng alma ng mga preso sa harapan ko. Ako mismo, sinasabi ko sa nila, hindi man ako, hindi ko naman ito kagustuhan eh. Yan, hindi ko. So, medyo VIP treatment? Ah. Medyo VIP treatment? So far, o. Oh, tsaka yung mismo yung mga matataas ang fan mentality ng ano eh, ng mga inmates eh. Kaya kahit ano sabihin mo, pag-artista ka talaga, tingin talaga sa'yo talaga meron talaga screen. So, naging ano, naging leader ka ba sa loob ng ano? Like, yung makikita sa pelikula na gang-gang sa loob ng... Ay, di ako sumasali. Oo, meron akong... Mabait ka? Hindi sa mabait. Suplado pa ako sa loob. Dahil kasi nga sinasabi sila, hindi yan. Meron pa ang times na... Hindi ka na pinagtitripan. Hindi pwede. Hindi, walang ganun. Walang sa amin, oo. Bawal yung pagtitripan ka. Oo, at saka sa amin, kunwari, katulad ko. May pinapagulpi sa akin mga tao. Sabi ko, ayoko. Oh, maniwala kasi hindi, pag nakalaya yan, ako mag-iinitan yan. Tama. Exactly, parang palilitin mo yung mundo mo pagka naging sa bahay ka rin sa'yo. Kaya, ano? Sige lang. Celebrity ka, napasok ka sa Lumaan. Alam naman natin na yung mga inmates doon, sabik sa mga babae. Dahil celebrity ka, hindi ka ba nila napagkasaan? Hindi naman ganun, dahil kasi naman sa Malolos ako eh. Ano eh, from Monday to Friday, pwede meron na tawag na ano eh, na conjugal eh. Ibig sabihin, yung mga tao dun, meron silang mga sex na sa asawa nila. So, walang ganun. So, may advantage pa rin na artista ka kasi nakatulong yun kahit pa paano para hindi gawin sa'yo yung the usual na nangyayari yung sa prison. Well, kasi naman, sa totoo lang, yung mga nasa, sometimes yung nasa loob talaga, kawawa talaga. Kaya nga, nandun ako, since ako yung meron, ako yung nagpapakain sa ilang tao na... Kawawa yung mga walang dalaw. O, lalo kung walang mga dalaw, at ang pangit kasi na pagkain sa loob eh. Hindi mo makakain talaga eh. Yung mga hindi pa nakakaligo eh. Oo, yung mga... Matanong ko nga, Mr. Julio Diaz, totoo bang tinulungan ka ni Gob? Ay, oo. Si Governor Daniel Fernando. Dahil sa kanya, somehow, well, nung yung araw na nagkakahulihan, ang plano patayin kami. Puso pa tokang dapat. Oo, kasi tokang sa everywhere, eh, di ba? So, tinanong si ano kung ano, tutuloyan ba namin to? Well, sabi niya, wag, huwag niyo gagawin yan. May pangalan yan, etc. Whatever. At that time, may kawayan. Ako nari, kung 12 days na nag-uulian, puro may kawayan, pinapatay lahat. Kung nari pang 12 ako,
hindi ako napatay. Pero sinabihan pa rin kung papatayin na kami. Nakatakot, nakatakot. Ang ano, drugs. So ngayon po masasabi nyo na malinis na malinis na kayo? Ay, oo. Oh, nakita mo siya sa kutis ko. Wow! Kindness to all! Oo. Wala na yung ano, wala na yung... Oh, dati talaga nun, akala ko nun, pagpayat ka, gwapo-gwapo ko, akala ko gano'n, hindi pala po. Wala ang gano'n. Feeling gwapo nung pa gano'n. Feeling gwapo lang pa. Tiniis ka ba ni Coco? Tiniis ka ba ni Coco na kaya mo ba si John para ano, matuto siya ng misyon? Ay, hindi. Maski na nung nakulong ako, ayoko may dumadalaw sa akin, kumari. Dumadalaw na sa akin yung nagbibigay sa akin ng pera para ano. Kasi nakakalungkot eh. Nakakalungkot na dadalawin ka pagkatapos. May iiwan ka, tapos yung realization mo na, ay, nakakulog pala ako. So, hindi ka nagtampo kay Coco na hindi ay, siya hindi, hindi. Oh, wala, wala. Kasi si Coco is talagang kilala mong tao eh. Kilala kong tao na sakalang yung kikilos kapag ka, ano na, pagka kailangan ka niya, kailangan na niya, sana, na, kailangan ka niya tulungan. Sana all, ano, makapasok ng batang siya. Kapag ano talaga, alam na niya, kailangan mo na ng tulong. Sa akin kasi, may, somehow, natutuwa ko dahil kasi meron, si Coco sa akin kasi, ever since noon na kaya Brillante Mendoza kami, ano na siya, I mean, natutulong-tulong ako na siya sa acting. Araw. So, ibig sabihin, malalim din ang aming friendship. At the same time, yung lugar na kinalakihan niya, doon din ako lumaki nung panahon na yun. Kaya nadadalaw ko yung lugar na yun at nakikita ko si Coco, 14 ages pa lang siya. So, in other words, ako yung first embarkada ko yung ganyang pinsan. So, nangyayari, ako yung ano, ako yung first time sila nakita ng artista na ako yung talaga at that time, height of my career na nagagawin ako sa bahay nila. Hindi pa sikat si Coco, no? Hindi pa artista, 14 anos eh. Ang ganun tipo. So, Andre, anong leksyon na matutunan sa mana? Na dapat, hindi na kayo mag-drugs. Dapat, gano'n nga talaga. Dapat. It's good to have a clean life na, excuse me, maraming lessons to like respect to your parents, sa parents nyo, sa teacher, and vice versa. Yung respect din ng mother sa children, teacher sa students niya. Eh, interconnected yung family, school, friendship nito. So it doesn't focus only on sa teacher. Kung ano ba ito ang teacher? It focuses on the teacher as a mother, teacher as a friend. So nag-intertwine siya. Kaya iba-ibang role sila na somehow, somewhere. Respect, love, and understanding. Ang ending naman is ano eh, good ending, hindi yung ano. There's a bit of tragedy pero we cannot prevent somebody to die. Palaisipan mo. Ma'am Teres, straightforward. Last word mo para sa mana. Well, ito, ang mana, hindi lang basta tribute sa mga teachers. Sa mga teachers, kasi si Manang dito, mentor din siya ng mga beginner teachers. So, nakakapag... bigay siya ng advice sa mga techniques, sa mga lessons na dapat ituro sa mga bata. Nakapupulutan nila ng inspirasyon at magsikap sila sa kanilang mga buhay at pahalagahan ang edukasyon and how they will see themselves 5 years from now or lahat ng yung future nila talaga, paano nila mapaghandaan. Kasi ang mga lessons dito has something to do with the actual ano, mga buhay nila. Actual situation in life and how to better yourself through the lessons. Ikaw, Ali, kumusta experience mo nakasama sa Sabrina M, Dennis Orlando, or yung Diaz? So, ito ba si Shirley, member ng Wrong Boys, yung dance group? Oo, baka kasi sabihin niya, baka wala ko tinatanong na rin.
Masaya po eh, syempre nakaka-pressure po kasi ngayon lang po naka actually ngayon ito lang po yung ano ko. First movie na kasama po ako sa mga dito. And sobrang saya po na nakasama, nakatrabaho po sila and ayun po and nakaka-enjoy. Okay. Baka sumikat yan, yung mga press na hindi ako tinatanong bago ko.